Hello mga ka-teach, ito na po yung update natin sa Japanese Discovery Tunnel. Ipapakita ko ulit sa inyo yung daanan. Ito yung daanan namin. Naglagay tayo ng rope para may mahawakan tayo kasi nagsiselfon tayo, so para makita ninyo. So ito yung mga maliliit na steps pababa para makita ninyo, kahit nahihirapan tayo magvideo pero magvideo pa rin tayo para makita nyo. So isang kamay ko nakahawak sa cellphone at isang kamay ko nakahawak sa lubid. Ito yung mga daanan na maliit, gawa po ito ng mga Japanese na discover lang namin to. So nasa second layer na tayo, papakita na natin yung pinaka tuktok. So naka tayo na tayo sa second layer. Papakita ko sa inyo ulit yung sa taas na dinaanan natin, parang oblong yung gawa nila, solid rock po ito. At sa gilid makikita ninyo, so papunta pababa. At sa second layer na tinayatayuan natin, square to ang hugis ng butas. Oh, nakikita nyo sa second layer is solid rock. So may mga steps pa rin. So pababa tayo. Oh, ito. So malapit na tayo sa pinakailalim. Dahan-dahan lang tayo kasi sobrang dulas kasi laging umuulan. Ito na yung pinaka ilaliman ng tunnel. So andito na yung kasama natin na naghihintay. So bababakbaki na natin yung thick cover, sabi nila. Malapit nang maubos pero nakaproblema tayo kasi nung ino-open natin, clearing natin, so may nakapatong pala na isa pang malaking bato na malapa din, parang cover din, pero ginawa ito parang trap din. So kailangan natin linisin para makita natin so ang pinaka area talaga. So dito may hole talaga siya sa ilalim. At dito sa malapit, dito yung star na kinuha natin at kailangan nating linisin ito. So susubukan natin idig, kunin nito yung dirt so para makita natin yung kailangan nating itimber. So guys, ito na, nalinis na natin. So makikita nyo, nakapatong lang ang isa ring malaking bato. Nakadikit lang. Oh, kita nyo, sa gilid, may pinapatong lang. At saka nag-move na itong nasa ilalim. Siniginamitan ko ng bar. At parang mag-move na. Delikado talaga to. At makikita nyo, may... Oh, hindi kami nagsisisil yan. So parang ang lapad talaga niya. Kailangan natin mag-ingat dito. So kailangan natin lagyan ng mga timber para proteksyon na hindi ito mag-move. At hahanap tayo ng isang dadaanan natin. At sa kabila, naglilinis tayo, may nakita tayong V-shape na kabila. Tapat ng star. Ito yung B shape. B talaga. Mas maganda siya tingnan sa personal kaysa dito. Kasi dito parang hindi. Parang natural lang. Pero sa personal, parang cut na cut. At sa gilid, ino-open ko na. Nakita na natin yung hole. Ito na yung hole. So, tingnan natin kung makapasok talaga tayo dito. Kasi ang detector natin, dyan talaga papasok.
dito sa pinakamalaki, malaking mga bato na harang. So, kailangan natin mag-ingat dito, mga ka-TH. Ito, nakita nyo ulit, pakita ko sa inyo ulit. Yan, hindi kami nag-sisil-sil nyan. Parang ginawa talaga. So, dito din, pasisilip ko sa inyo ulit. Malapit na sana tumabiyak. So, at ito sana malapit na. So, thank you sa nalaman natin agad.